Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Van at Kapanig TV upang magbigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balitang pinag-uusapan ngayon sa social media. Senator Bonggo tinanong si PNP Chief Benjamin Acorda kung makakatulong ba si former President Rodrigo Roa Duterte kung sakaling italagang drug czar informant ni Lieutenant Colonel Ibanez, number one Chinese drug lord sa Pinas. Pinangalanan na. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell. Oh guys, sa lahat ng di po nakasubscribe kay Van at Kapanig TV, mag-subscribe na po at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Ituloy ulit natin guys, let's go! Para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin at ito na nga mga kapanig. Mainit na pinag-uusapan na nga sa mundo ng social media ang hindi pagtuloy sa follow-up operation sa Pasig matapos mahulihan si Police Master Sergeant Mayo ng isang toneladang bawal na gamot. Pinigilan di o mano si PDIG Director Police Brigadier General Narciso Domingo ni former PNP Chief General Rodolfo Asrin Jr. na ituloy ang operasyon sa tip na natanggap nito na nagmula kay dating PDI Chief Director Wilkins Villanueva sa pamamagitan ng text na itong si Police Lieutenant ng Colonel Ibanez na di o manoy suspected na nagre-recycle at nagbebenta ng mga nakumpiskang bawal na gamot. Kanya ng dating direktor kasi bago po ako umalis, gusto ko pin down si Ibanez. That's the reason why I texted him, hindi para makialam. Sa paglalantad ni dating PDIA Chief Wilkins Villanueva, tuluyan na nagkaroon ng malinaw na picture ang mga pulis na nakikita sa CCTV sa WPD Lending. Ito'y sila Colonel Gonzales, Colonel Ulunan, Colonel Ibanez, General Domingo at iba pa, damay din ang mga baguhang pulis na nasilaw sa salapi. I invoke my right, term and silence. Ito ang naging sagot ng mga patrolman na tinatanong ito ng mga senador tungkol sa kanilang partisipasyon sa nasabing drug haul. Tila ba pareha lang ang mga sagot nito sa sagot ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Pero kahit pa na ayaw nilang sabihin ang totoo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mm-hmm. Kaya naman pati si Colonel Ulonan, nilaglag si Colonel Gonzales para maareglo si Mayo, ngunit pinagsinungalingan ito ni Gonzales. Samantala, talaga kahit sino talaga magdi-deny dyan. Mga tinula, mga malakihang droga na pinag-uusapan dyan. Number one Chinese drug lord, binunyag na at ginawang informant ito ni Colonel Ibanez. Ay nakakalata na di o mano si Senator Bato de la Rosa kay Colonel Ibanez na hindi nagsasabi ng totoo. Mm-hmm. Ang informant daw kasi ni Ibanez na isang Chinese drug lord ay involved lang daw sa Pugo. Pero ito ang shocking na laman di o mano ng senador na ang informant na ito ay number one drug lord sa ating bansa. Mm-hmm. At ito'y membro ng Angeles Drug Group na ang membro ay mga Chinese na involved sa smuggling ng bawal na gamot. At ito'y pinangalanan ni Senator Bato na si Yi Ken Shi alias Mike Shi at in-identify ng remaining leader at suspect ng intelligence operation for neutralization under Copland Whisperer ng PDEA. Kaya naman ang gagalaiti sa galit si Senator Bato kay Colonel Ibanez, anya ng senador, you are naive, you are lying, at pati si Jimenez ay nireproject ng naturang Colonel na talaga namang di umano ito'y may involvement sa bawal na gamot at di umano'y pati SIDJ ay naluko ni Colonel Ibanez. Kaya naman sa mga nangyayaring ito, nababahala na ang ating mga kababayan na pati ang mga kapulisan na sila mismo ang nagpapakalat ng bawal na gamot sa ating bansa. Kaya nang pakinggan guys, ano? Mga pulis nagpapakalat ng drugs. Hindi pa sila satisfied sa mga sinasahod itong mga taong to. Grabe naman. Tanong ni Senator Bonggo si PNP Chief Benjamin Acorda kung makakatulong ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang drug czar. Sagot naman ni Acorda, basta makatulong sa drug campaign, susuportahan niya ito at gagawin lahat ni Acorda
para mabuwag ang grupo, lalo na ang hanay ng ating kapulisan na may involvement sa bawal na gamot. Nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, ganda ng mga tanong ni Senator Bongo. Saludo po ako sa iyo, sir. Laking tulong kong maging drug czar si former President Duterte. Kakabili lang ng mani ni Mayor Digong, balik agad sa mga sindikato na yan. Check, check, check. About sa SISTE, wala namang problema kung ang performance rating ng mga polis natin base sa huli ang kailangan dyan. Countermission na kapag may violate na protocol, demotion din ang parusa. Yun lang, kung kayo nang bahala paano gawin yan, di ako police. Naniniwala lang ako sa lahat ng bagay nasa balanse. Alam niyong bagong mangyayari sa iyo kung di ka balanse. At na yan na involved sa kaso ay dapat ma-terminate right away kanilang trabaho at alisin ang lahat ng benepisyo habang tuloy ang kaso. Tama, ganun dapat, alisin na lang. Pero wala naman silang magagawa kung mahatulan na sila ng bitay kung matutupad man. Kung matutupad man yan, nabay magkakaroon ng takot yung mga kon. Ibang mga gumagawa ng mga kalokohan dyan. The chief of the PNP must exercise certain roles and principle. The chief of the PNP must have a strong determination and arm to restore the core value of the department agency. Sa mga matitinong polis, mabuhay po tayo. Firing squad sana ang hatol sa mga ninja cops na yan para maging totoong magkakita ng leksyon sa lahat ng mga drug lords at iba pa na huwag silang ma-involve sa illegal na droga. Bakit hanggang ngayon wala pa din na report na lifestyle check na ginawa sa lahat na involved sa kasong ito? Mahirap magtiwala sa mga polis na ito kapag inosente ang hinuli, kawawa at pipilitin na papaminin sa hindi naman kasalanan. Pero number one, na mga sinungaling kahit kitang-kita sila sa CCTV sa ginawa nila. Yun yung pun nila eh. Baga may CCTV yung pinangahawakan ng mga tao na hanggang ngayon, kaya sila nandyan, ngayon tinatanggi nila. Although may ebidensya na, CCTV, kitang-kita yung mga mukha nila, kung sino sila, kung nasaan sila ron. Ngayon, pagdating sa Senado, ang teting tinatanggi pa nila. Ginagawa nila tangang tao, no? Grabe. Lang kabalastugan. And go! Pangulong Duterte na labanan ang illegal na droga. Pag bumalik yung illegal na droga, alam na natin babalik yung kriminalidad at babalik yung korupsyon. Mm-hmm. Yun lang po ang pakiusap ko, sir. Malaki po ang tiwala namin sa'yo. At last, isang question lang po, sir. Kung sakasakali lang, sa inyong dalawa po, hindi naman po, ang prerogative naman po yan ng presidente, no? Ng appointing authority. Kung sakasakali lang, makakatulong ba kung itatalagang drug czar si dating Pangulong Duterte? Kung sakasakali lang. Well, dalawang tanong po. Unang sagutin ko lang po yung unang tanong with regards to how to make sure yung involvement ng ating kapulisan at paano may improve yung drug campaign natin. Halos nabanggit na rin po ng ating vice chair kasi constant coordination po yung mga usapan natin sa mga policies, guidelines, at saka sa mga operating procedures, operational procedures natin. And also, nabanggit din po yung casewars and pagbaba ng pondo. But if I may add, sir, that with regards to this present case now that we are holding, pagkatapos po ng SITG, ay talagang ipapail na po natin yung ating mga kaso, and we are hopeful that kasi magkaroon ng joint investigation ng PNP at saka yung NAPOLCOM, we are hopeful that in the coming days we will be able to file all the necessary charges against those who are involved. Now, with regards to the appointing the former president as a drug czar, but anything on the campaign against illegal drugs po, I'll be supportive po. Patrolman, ano pangalo? Patrolman De Ramos po. Ha? De Ramos po. De Ramos? Apo. Patrolman ka pa, ha? Apo. Sana hindi ka kasama sa sindikato, ha? Hindi po, Your Honor. Oh, yun. Masaya yung puso ko makarinig ng salitang hindi, Your Honor. Sige, patuloy mo. Yung binigay po sa akin ni Sir Pinion po yun, ang ano po, sabi po sa akin, ikaw photographer. Kasi may ano tayo, may hot pursuit. Sabi ko po, sige po sir, photographer po ako kung meron po. Tapos po, yun nga po, nagkaroon po ng hot pursuit dun sa Quiapo Bridge. Hindi ko po talaga ano na, hindi ko nga po nakikita po to si ano eh, si Sergeant Mayo po eh.
Hindi ko dumating po kasi ako doon alas 10 po ng gabi, galing po kaming lecture. Remind kita, huwag kang mag-stick doon sa affidavit mo ha, kung mali yung affidavit na ginawa mo, yung totoo lang sabihin mo ngayon dito. Apo. Kasi alam ko, maraming affidavit yun yan, nakabulbul. Yung totoo. Tunay po yung sinasabi ko po. Nung ganyan nangyayari po yung mga ganyan, tunay po, nagle-lecture po kami sa San Jose, Batangas. Bago nabalitaan po namin, may malaki daw pong huli. Eh kami po, ang ginawa po namin, sabi po ng instruction po ng TOC, for security purpose daw po, kasi po ang dami daw pong huli. Ano bang unit nyo? Ang assignment mo? Saan ka sa SOU-4A po. SOU-4A? Opo. Ikaw rin, Juan, Pinyon. SOU-4A? SOU-4A din, Your Honor. Sige, ang mabata pa yung servisyo, huwag nyo sirain ng yung karir, ha? Huwag nyo sirain yung kinabukasan ninyo. Ganda, ha? Ganda ng payo ni... Ang ganda ng payo ni kondito ni General Bato. Senador pala. Ha? Mabata pa ninyo, tapos madawid kayo dito. It breaks my heart. Patrolman, kapitan, masisira ang kinabukasan. Sige, tuloy. Dumating po kami sa area po siguro around 10 na po ng gabi. Ako po yung driver ng Innova, nagpapahinga po ako doon. Then, lumabas po ako kasi tinawag po ako ni Sir Pinyon po. Nandun po ako sa may bandang labas. So, Pinyon, kasama ba kayo sa pre-ops? No, Your Honor. No. Pre-ops na executed nila Captain Sosongko. Wala po kami doon, Your Honor. Okay. So, hindi ka, paano kayo nakapunta doon? Yun nga po, Your Honor. May instruction po around 4-5. May mga nagme-message po sa amin na pumunta daw po ng Tondo, Manila dahil may malaking operation nga daw po yung SOU-4A. Ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.